Magandang araw sa lahat. Ang video na i-share ko ngayon ay tungkol sa kadalasang problema sa mga isda kapag tag-ulan na panahon. Okay, bago ko umpisahan, lilinawin ko lang na di ako eksperto, di ako profesional. I-share ko lang kung ano yung aking na-experience at aking mga ginagawang hakbang para ma-resolbahan ang problema dito sa aking munting palaisdaan. Kaya hinihikayat ko pa rin kayo na lumapit sa professional kung gusto niyo talagang arukin ng mga tanong na gusto niyong malaman, no? Pagdating dito sa mga isda, may problema. Ang akin lang ay obserbasyon ko at ginagawa kong remedy sa problema ng palaisdaan ko, no? Pagpasensyahan niyo na rin nga pala itong video kasi konting maingay yung tubig, no? Palagi naman. Ngayon ang araw uli sa lahat ng mga nakapanood ng previous video at sa lahat ng mga nag-subscribe, no? Maraming salamat. Tsaka shoutout sa lahat ng mga kaluluwa dyan na hindi ko nabati nung ngayong undas. Kasi madaling araw pa lang, andun na sina Chip. Masyadong binakuran na nila yung simenteryo. Kaya yun, wala na tayong magawa. Last week naman, masyadong maulan. Kaya shoutout sa lahat ng mga kaluluwa na hindi ko nadalaw. So yan, balik tayo dun sa topic, no? Ang sinasabi ko dun sa title, nakakasama ba yung tag-ulan sa mga isla natin o hindi? Itong video nga pala nito ay para to sa mga baguhan, sa mga talagang matagal lang nag-habi nito. Skip nyo na yung video kasi alam nyo na kung ano yung ibig kong sabihin at saka alam nyo na kung ano yung gagawin pag nagka-problema ng katulad ito. So, kasi ang pagtag-ulan kasi, sinasabi ka agad ng ibang fishkeeper na, naku, lagyan mo na lang asin yan, lagyan mo na lang kung ano-anong mga gamot na ilalagay mo dyan para hindi maano yung mga isda mo. Kasi yan sila, pag umulan, nagkakasakit, lumalabas yung mga ugat-ugat na yan. Nagkaka-problema, namamatay. Igising mo na lang tatlong araw na umulan pag kinabukasan. Pag hindi umapaw yung tubig sa trapan mo, kaya sa palaisdaan mo sa likod ng bahay, kaya namamatay lang talaga sila. Depende na lang kung bumaha. Pero pag kadalasan kasi, pag gising mo, patay yung isda mo. Pag tuloy-tuloy yung pag-ulan. Bakit nga ba ganun? Base sa na experience ko, meron kasi akong test kit na sinasabi ko dati. Kaya ang test kit kasi, hindi naman yan araw-araw na ginagamit talaga. Pag nagkakaproblema lang, tsaka kami kukuha ng sample. Pero pag yung magaling talaga, hindi na kailangan. Bakit? Mahal na mahal. Diba? Hindi na nila ginagamit. E para lang kasi martilyo yan eh. Bumili na ka ng martilyo, hindi naman araw-araw ka nagpukmuk nyo sa bahay mo. Meron talagang araw na gagamitin mo yung martilyo. Ganun din ito. Okay? Pag maulan, okay? Ibig sabihin natin tatlong araw na umuulan, tumataas yung acid ng tubig mo dahil sa ulan. Okay? Yung acid, yung pH, yun yung sinasabi niya ng pH. Okay? Yung pag bumaba yung number nun is acidic yun. Sabihin natin 3, yun yung kalamansi. Pag kinuhanan mo ng testing yun, yung acid ng kalamansi nasa 3. Ang neutral nun nasa 7, mataas naman yung alkaline. So, yun siya na, Bisaya. Yun. Tumataas, bumababa yung pH. Yun ang ayaw ng isda natin. Okay? Pag yan yung isda natin, ay pag yung tubig yung nagiging 5 na yan, o kaya 5.8, masyado nang mataas yung acid nun. Okay? Ibig sabihin, ang isda nyo dyan, automatic yan. Pag hindi ganong matibay yan, okay? Talagang mamamatay yan pag tag-ulan. Mamamatay talaga. Makita mo, yung mga susurvive man, makita mo nakikita mo yung lumalabas nga yung pula-pula, yung parang ugat nila rito, nakikita mo sa ulo. Kadalasan namamatay. Kaya natutulog na lang yung iba, parang ganyan. Tapos bigla namang nagigising. Ang dami na sinasabi nung pag nagtanong ka, ano nangyari doon? Asin, ganyan, mga ano-ano. Yung para sa akin kasi, hindi ko naman inaano yung sa iba kasi magaling na talaga sila. Sa akin kasi, para sa akin, asin, naglalagay ng
naglalagay ako ng asin pag yung stress talaga yung isda. Sa bagay, na yung stress talaga yung isda nun kasi nga tumataas bumababa yung pH mo. Kaya nilalagyan ng asin, okay yun. Pero pag yung nilalagyan mo na ng gamot, kung ano-ano yung gamot na nilalagay mo, kasi nga para daw nagka-virus na yan, yung mga sakit mo dyan, yung mga isda mo dyan. Kaya para muna maiwasan yun, checkin nyo muna talaga yung pH nyo. Dito kumukuha tayo ng sample, diretso sa tubig ulan. Ikukumpara natin naman sa tubig na doon sa lagay ng isda, no? So dito makikita nyo, tatlong patak lang ng tester tsaka 5 ml na tubig, makikita mo na kaagad yung resulta kung may acidity bang content yung tubig na galing sa ulan, no? Goldfish tsaka koi ang nilalagay ko dun sa isang tub, kaya kailangan ko mga nasa 7 mataas o 7.6 hanggang 8 ang kailangan kong pH, no? Pero sa nakikita ko rito, kung ikukumpara yan dun sa ating ano, sa ating chart, pumapalo siya dun sa acidity side na konti. So mga nasa 7 siya o kaya 6.8, parang ganon. Tapos dito naman sa ano, kumuha na naman tayo ng sample dito sa may tub talaga kung saan nakatira yung ating mga isda. So titingnan natin kung ano yung content niya, no, ng tubig. So dito mas makikita nyo mas konting ano talaga, konting matingkad yung pagka blue ng ating lagayan ng isda, no. So pag yan, kasi pag nagsiswing yan, syempre lalagyan mo ng nagdadagdag ng tubig ulan, tapos yung tubig mo is yung mataas sa alkaline. Yan, nagkakaproblema sila, no, lalo na pag yung mga unang ulan talaga na mataas talaga yung acid, kaya nagkakaproblema, no. Ngayon, pag mataas kasi yung pH mo, okay, mataas, mataas yung acidity ng tubig mo, tapos tumataas din yung ammonia. Okay? Bakit kaya? Ano sabihin? Bakit naman? Eh, maganda yung filter ko, eh. Puno ng jackmat yan. Puno ng mga ano yan. Mga anong tawag nito? Yung naka-cycle na yan. Sabihin, napuno na ng mga media yan. Kung anong labarak yung nilagay ko dyan. Bakit tumaas yung ammonia niya? Okay. Gawa yun nung pagtaas nung acid ng tubig, yung pH. Okay. Hindi na yun nasa 7 o kaya hindi na yun nasa 8. Ganyan. Bumababa siya. Kasi nun, alam mo na mismo na naka-cycle na yung filter mo. Okay. Cycle na yan. Maganda na yan. Ilang taon na yan. Tapos, pag mataas yung acidity nung ulan, yung tubig na pumapasok dyan, hindi na gumagana itong beneficial bacteria nyo. Subukan nyo. Maganda yung filter nyo. Maganda na yung setup nyo. Cycle na yan. Yung pH nyo, taas-baba. Nagiging 5, pababa na. Sinek mo nyo yung ammonia nyo ang taas. Gawa na nang hindi na gumagana itong sinasabi nyong naka-cycle na filter nyo. Pero pag naibalik nyo kaagad yung tubig nyo, okay? Naibalik nyo kaagad sa 7, yung na-balance nyo kaagad yung tubig nyo, automatic gagana yan. Wala pang isang oras, bumababa na yung ammonia ng level pag chinek nyo dun sa test kit nyo. Okay? Ang beneficial bacteria naman, hindi naman talaga siya namamatay. Hindi naman siya namamatay. Pag chinek mo ulit yun, okay na siya. Pag okay na yung pH mo. So, paano naman yung, sir, paano naman ginagawa? Paano naman ginagawa nun? Yun na yung ginagamit nilang nagbaban nung ang tawag nito, yung pH na sinasabi. Kaya makikita nyo yung mga talaba na nakikita nyo sa filter. Ano ba yung talaba? Yung iba naman ang ginagamit sa talaba, yung nilalagay nila sa ano, dun sa bottom, dun sa baba. Okay? Nayaan lang nila dyan. Parang yung iba, dinurog lang. Tapos nilalagay lang sa ilalim. Para yun, mag-balance ng tubig. Excuse me po. Para mag-balance yun ng pH nyo. Mapapanatili nun yung 7. Kaya yung binabalance nyo yung pH nyo. Ibig sabihin, ang magandang pwestuhan nun, yun talaga sa may pinakabagsakan ng tubig. Kung bagagaling sa pump, yun, babagsak yun dun sa pinaka
pinakaunang chamber ng inyong filter. Yung talaba. Okay, yung mga shell. Talaba, shell pa. O yung mga corals, yung iba. Yun. Kasi pag yung katulad dito sa amin, sa Mindanao, no, may mga parte dito na may mataas talaga na content yung acid, yung tubig nila. Yung tubig nila mataas yung acid content. Yun. Pag nakikita mo doon, pag dumaan yung tubig doon, nilalagyan nila ng talaba. Pag ginaanan ng tubig yun, na mataas yung acid content, napupudpud yung talaba. Pero pag nakikita nyo naman na yung ibang nagpipilter doon na ginagamitan ng talaba, aba, isang taon na, ganun pa rin kadami. Diba? Isang taon na, hindi mo lang bumaba, okay yung tubig niya. Hindi yung mataas yung acid nun. Pero pag nakita mo yung, nakita nyo lang sana yung kaibigan ko, hindi ko lang nakunan. Makikita mo na bumababa, yung kanyang talaba. Kasi nga, masyadong mataas yung acid content. Pero pag dumaan dyan yun sa talaba, yun yung nagbabalance. Yun yung ano ba sa English yun? Yung carbonate hardness. Yun ba yun? Excuse po. Hindi COVID to. Yun, pag dumaan na yun dun sa talaba, ma-neutralize niya yung acid nyo. Kaya pag lumabas yan dito, okay na naman. Kaya pag nag-balance na yan, yung tubig mo nga, mag-chinek mo yung dito, yung ammonia niya, okay na. Pero ang tanong doon, sir, paano naman? Acid na yan, di ba? Ang ginagawa kasi ng iba, palitan na kaagad ng tubig yan. Yung acid andun pa rin. Hindi agad-agad yun, nawawala. Yung isda mo, dahan-dahan talaga yung manghihina. Maliban na lang kung nadala sa asin, no? Na hindi siya talaga, hindi siya na tuluyan. Pero ang alam ko sa karamihan dyan, 90%, alam nyo na yan kung ano yung ginagawa pag mataas na yung acid, yung tubig nyo, yung pH nyo, di ba? Ang ginagawa ko dyan, niwan ko lang sa iba, ang ginagawa ko yung, tawag dito yung baking soda. Yung baking soda, mura lang. Tsaka nakakabili ko kung saan-saan. Yung baking soda lang. Yung sa akin dito, nilaligyan ko ito ng isang cup. Isang cup na puno. Tapos, dinidilute ko lang dito sa tubig. Tapos buhos. Tapos pagdating ng mga 15 minutes, check na naman sa ammonia. Kasi, sabi ko nga, pag hindi yun nag-balance yung pH mo, hindi gumagana yung beneficial bacteria mo. Kaya pag dito, kasi 1,000 liters to, dinadagdagan ko lang dito, dinadagdagan hanggang para pag nag-balance na siya, yung beneficial bacteria, okay na ulit yan. Pag chinek mo siya ng mga isang oras, okay na ulit yung ammonia level mo, bumababa na naman. Okay, hanggang mag-zero yan. Pero kung may pera naman talaga kayo, marami kayong pera, pambili. Yan. Bili kayo ng mga pH up, mayroong pH down. Meron yung nabibili sa mag-order ka pa sa Shopee, yung isda mo mamatay na. Kaya yun lang yung remedy ko na ginagawa. No? Yung baking soda lang. Pero sa iba talaga na hindi naman naka-experience ng ganyan, sige lang, okay lang. Pero pag yung nangyari sa ganun na talagang tumataas yung acid at hindi na talaga nagbabalance yung pH mo, doon ka na mag-ganyan, wala na. Diba? Huli na. Tsaka bago ka pa mag-ganyan, gawin mo na. Yung mag-stack ka na kung anong gagawin mo. At kahit papano, hindi yan mamatay yung isda mo, no? Kasi lalo na pagmahal yung mga isda mo. Okay? So yun lang yun, yung isa lang din yan sa advice ko pag tag-ulan na, check nyo yung pH nyo muna bago nyo lagyan ng kung ano-ano yung mga isda nyo, lagyan nyo anong klaseng mga gamot dyan, yung mga malakite, kung ano-ano na, graga, iba-iba na yung kulay ng tubig ng isda nyo. Okay? So, sa wala namang test kit, sir, paano? Wala naman akong test kit, paano ko malalaman? Mahirap yun, hindi mo naman makita, maamoy.
kung yung pH mo na taas baba na. Ang palatandaan ko lang dyan, pag minsan kasi mas maganda yung katulad ng mga nasa trapan, yung parang trapan lang ginagamit nila. Ang mga teknik kasi nila nun, pinapagreen nila yung tubig. Pinapagreen nila yung tubig nun. Kasi maganda yun sa isda. Yun yung pinakadabis dun. Kaso lang, pag nilagay mo sa aquarium o kaya sa ganito, hindi maganda yung green. Kaya yung iba, nilalagyan ng UV light. Okay? Kaya hindi ako nag-UV light. Filter lang yan. Eh, pag green yung tubig mo, yun yung normal mo, okay yung isda mo din. Masaya sila dun. Tapos, pag biglang naging yellow yon, nagiging parang yellow na parang yellow, yung green, yellow-green, parang nagiging ganun siya. Yun, mataas yung acid content ng tubig mo. Maya-maya, lutang ng isda mo nun. So, ganun lang yung advice ko. Yun naman ay sa akin lang, experience na. Hindi ko naman sinasabi nyo. Ano, hindi ko naman, ayaw ko naman sagasaan yung iba. Yun lang yung na, ano, kasi nga, ito, yung nagagamit ko lang talaga sa test kit na to, is yung, ano lang, yung sa ammonia lang. Pero yung pH kasi, minsanan ko lang ginagamit. Kaya, pag in-experimentuhan ko, pag umulan, uy, kuha tayo, tingnan natin kung mataas ba yung acidity ng tubig ngayon. Yung tubig ilan. Kaya doon ko siya na, ano, kasi namatayan din naman ako ng isda. Hindi naman na, kesa hindi ako namatayan, ganyan. Namatayan din ako pag yung matagulan, kung kulang na lang, lagyan ko ng bubong to, yung mga ganto ko. Kasi, sayang eh, mamatay yung isda mong nilagay dyan, kawawa, no? So, yun lang yung siguro yung advice ko pag sa tag-ulan. So, sa susunod na video, na naman, mag-share ako ulit. So, maraming salamat ulit sa lahat. Sana kahit konti, meron kayong natutunan dun sa na-share ko. Sinasabi naman ng iba tungkol dun sa temperatura ng tubig kasi lumalamig, kasi nga tag-ulan. Dito sa example natin, goldfish at koi, lalo na siguro pag tilapia, no, wala talagang problema yan kasi natotolerate ng mga isda na yon ang lamig ng tubig. Kaya goldfish, makita mo, pinapawisan na yung aquarium nun sa sobrang lamig. Hindi naman sila nagkakaproblema. So, depende pa rin yun sa ibang klase ng isda kung saan sila komportable na temperature, no. So, sa mga ganitong isda, hindi naman nagkakaproblema, no.